patak na ang ulan. Tayo ay kuha ng anahaw pang saklob. Abot na doon ang ulan, lo. Okay, bali. Ito may pauwi na tayo at nakapanguha naman na tayo habang may araw kanina, umainit. Hindi, bali tayo. Abutin ang ulan ngayon at tayo pauwi naman na. Ayun mga kabogs, ang susunod dating videos ay kukuha naman tayo ng anahaw para gamitin po doon sa kusina na hindi pa matapos-tapos. Tara, samahan niyo ako. Isa natin na kumuha ng anahaw na aking gagamitin. Let's go! You don't have to be beautiful to turn me on. Huwag na. Pagod ako. Layo na yung maglakad. Two hours later. Mga kabogs, narito na tayo sa lugar na kung saan ito ay barangay na ng San Roque. Lupang ito ay pagmamayari na ng mga Rosaldo family. Baba lang nito ay doon na tayo kukuha ng anahaw. At ito yung kanilang lutuan ng kopra. Ganyan ang klase ng lutuan ng kopra dito. Kailangan din ay may bubong para kung sakali tumulan, hindi nababasa yung kanilang nilulutong kopra. Tara na mga kabogs! Later. Okay mga kabogs, nato na tayo sa lugar na kung saan ay maaari na tayong manguha ng anahaw. Tayo naman ay nagsabi kay paring Arnel doon sa aking kumpare na silang nangangasiwa dito sa lupang ito. Okay mga kabogs, bababa na ako para makapagsimula na tayo ng pangunguha. Sundan lang nyo ako. Kasi ito ay lubhang delikado sapagkat napakarami itong mga tinik. At yung unang putong nito mga kabogs, kailangan ay huwag mong papagpagin para ang kasabihan dito sa amin para maging matatag at matibay ang iyong anahaw na kinuha. Basta kuhain mo lang siya at sinuan siya nga para sa ikatatagal ng iyong gamit. Oh, mga kabogs! Nalala ko nga pala, kung susuot ka sa gubat, mag-iingat ka. Baka may madaanan kang bahay ng nuno. Tapos isama ka nila niyan. Mag-iingat ka mga kabogs ha, pero nagpaalam tayo dyan. May hirap po. Mga kabogs. Okay mga kabogs, iniipon ko lang dito sa malapit sa ating paragos. Pagayak nito at pagtatali nito ay abot lang ng abot yung aking katulong. Tayo ay pauwi na. Nakakuha na tayo ng anahaw na gagamitin natin doon sa ating kubo. Mga kabogs, babalik na tayo doon sa ating pinanggalingan. Dito na tayo dadaan sa kalsada kung saan narin yung aming kubo sa pinanggalingan natin. At katulad ng nasabi ko sa inyo, nakikipag-usap pa eh. Ano ba ito? Ang kalsada dito ay yung sinasabi kong patungo ng barangay ng San Roque. Ito. At yan naman pinanggalingan na yan ay patungo sa barangay ng Manato Central. Ayan. Mga kabogs. Mga taga Manato Central. Ayan. Yan ang inyong lugar kung saan tayo nagdadaan patungo sa inyong barangay. Yeah.
nakarating din tayo kung saan may magagamit na akong anahaw para doon sa pagre-repair ko ng kusina ng aming kubo at gayon din doon sa aming bubong o paloko na nagsisimula ng tumulo. Ngayon mga kabogs, narito na tayo. Nakapanghuha na tayo ng anahaw na gagamitin sa aking kusina. At ipapakita ko naman sa inyo ang aking kaalaman sa pagkakabit ng anahaw. Marami kasi mga pamamaraan ng pagkakabit nito bago mailagay doon sa bubong. Kanya-kanya pamamaraan yan mga kabogs. Okay, sundan nyo ako. Ngayon mga kabogs, narito na tayo sa itaas ng aking bubong na aking bububungan. Huwag kayong magalala sa akin, mababa naman yung lugar na aking kakabitan sapagkat iti nasa kusina na mababa lang yung lugar. At saka matibay naman itong mga yatapakang kong ito. At dito rin mas mo ikakabit yung anahaw na ikakabit. Alam nyo mga kabogs, maraming pamaraan ng pagkakabit ng anahaw. Yung iba iniipit ng kawayan at yung iba naman ay itinatali. Ang alam ko naman para kung sakali wala kang panali o kulang na kulang ang iyong kawayan ay ganito ang aking ginagawa mga kabog. Ito ay salitan. Ito ay pwedeng dito naman sa itaas. Sunod-sunod dito. Ito ay may tapat na kawayan na pwedeng hindi siya papasok sapagkat ito yung nakapako. Ito ay bubunutin mo ng pako mga kabog para isingit mo ito. Ayan. Kung alino yung pako na ginamit mo rito ay siya mo rin ibabalik. Matibay na yan mga kabog. Mahihila yan o kahit lumakas ang hangin hindi na madadala yan. Kapag tayo nga mga kabogs, ang sabi ko sa inyo ay kung tayo ay walang kawayang magagamit o walang tali na magagamit, ito yung pamaraan na ginagawa ko. Yung kasunod na dahon ng anahaw na ipapatong dito sa kasunod, pipilas ka lang ng konti, sasapit mo, isusuot doon sa kawayang pinagsuotan mo para hindi matanggal, hindi bumaba. Isasabit mo nga at ipipilipit mo. Siya na rin ang mag-iipit nito mga kabogs ng kanya sarili. Mga kabogs, hindi na kaya hilahin yan. Napakatibay na yan. Yan ang isang pamaraan na maaari nyong makita sa aking videos. Okay mga kabogs, okay, natapos din natin ang ating ginagawang bubong doon sa aking kusina. At naipakita ko rin kung ano ang mga pamamaraan nito at pinakamadaling paraan para gawin. Mahirap man mga kabogs, pero kinain ang inyong lingkod. Maraming salamat sa inyong pagtutok mga kabogs. May papakita pa ako. You don't have to be beautiful to turn me on. I just